Pag-ibig sa tag-init. Dear Mr. Smith, dalawang buwan na rin po nung huli ko kayong sulatan. Dapat sinusulat ko po sa inyo lagi ang tungkol sa aking pag-aaral sa Lincoln Memorial High School. Kaya nga po naisip ko na hindi ko kayo sulatan ngayong bakasyon dahil wala naman akong pasok. Bakit po? Alam niyo po ba na hindi ko po kayo gusto ngayong bakasyon? Hindi niyo po kasi alam kung gaano po ako nasaktan sa nangyari. Nung hindi po akong sumamang pumunta doon sa Adirondacks, kasamang mga kaibigan ko. Isa pa, sinabi niyo lang po na huwag ako sumama sa isang maiksing telegrama. Masakit pa rin po para sa akin yun hanggang ngayon. Pero pinipilit ko pong kalimutan na ang tungkol doon. Sa ngayon po, kinakalimutan ko po yun sa pamamagitan ng pagsulat ko ng mga kwento. Dalawa na po ang naisulat kong maiksing kwento. At pinadala ko po ang pinakagusto ko sa isang kumpanya ng magazine. Mas gusto ko nga pong makatanggap ng sulat mula sa kanila kaysa ang magmula sa inyo. Judy! Judy! Andarito po ako sa itaas! Bumaba ka nga dito! Bilis! Ano naman ang nangyayari? Meron po bang problema? Judy! Meron akong magandang balita. Isang magandang balita? Oo! Elisa! Sabihin mo na sa kanya! Judy, saan nga pala? Si Jeremy's kasi ay darating... Darating dito sa Lock Willow Farm dahil meron dumating na telegrama kanina. Si Jervy? Ibig niyo sabihin si Mr. Pendleton? Oo! Darating dito si Jeremy. At ang sabi niya, pupunta siya dito bago sa magbiyahe. Kailan po? Kailan po siya pupunta? Darating siya ngayong araw. Ang gulo talaga ng takbo na utak niya. Darating po ngayong araw si Mr. Pendleton. Kailangan mag-ayos na pala ako. Kari! Kari! Kailangan natin mag-umpisa ng mag-inis ang bahay! Kung gano'n, namimili na ako ngayon! Teka, ano ba ang gusto mong bilhin ko? O baka gusto mong mamigmig talaga ako? Ano ba, Elisa? Darating si Mr. Pendleton! Teka, sandali lang. Ano ba itong ginagawa ko? Kailangan ko tumulong sa paglilinis! Kari, naayos mo na ba yung kwarto? Opo, sandali na lang po! Oh, si Kari nang gagawa niyan! Ayos lang po ito. Pero, hindi kita papayagang gawin yan, Judy. Ano lang sasabihin sa akin ni Sir George? Hindi ako magagalit, Amasay. Special naman ang araw na ito. Hindi ba, Judy? Tama po kayo. Darating po kasi dito si Jervy. Amasay! Pakidalan mo nga ako ng tubig? Ah, oo. Nandiyan ako. Sandali lang. Nakakahiya siya. Para siyang Andres de Saya. Po? Si Amasay po ba yan at si Kari? Hindi pa sila nakakasal, pero alam ko malapit na rin naman. Pero ang mga kabataan ngayong panahong ito, hindi alam kung paano tratuin ang mga babae. Yun ang nakakahiya! George! Ano ba yung ginagawa mo? Akala ko ba gusto mong mamingwit? Ang lahat abala ngayon, alam mo ba yon? O sige na nga, alis ako! Hindi lang siguro nila ako naririnig. Elisa? George?
Maligaya pagdating, Mr. Pendleton! Judy! Maligaya pagdating, Master Jervie! Maligaya pagdating! Maligaya pagdating, Mr. Pendleton! Ikaw ang nakaisip nito, no, Judy? Hindi ba? Kaming lahat ang gumawa nito! Halika! Pumasok ka na! Siguradong napapagod ka pa. Sana sinabihan mo kami nang mas maaga. Wala kaming naihanda na kahit ano. Baka nga wala pang mahuling sina ngayon. Elisa, bakit mo naman sinabi ka agad sa kanya? Lagi mo nalang ginagawa mga bagay ngayon. George, palagi ka nalang ganyan. Ay, halina kayo. Judy! Ano bang ginagawa mo? Halika na! Oo. Kumusta po, Mr. Carte? Kumusta, Judy? Ama, hindi ka man lang napapasal ngayon sa bayan, ah. Kasi po, medyo abala ako ngayon. Oh, ito yung paminta para kay Elisa, ha? At mga pako para kay George. Maraming salamat po. Asa nga pala, meron akong bibigay na sulat para sa'yo, Judy. Isang sulat? Galing po sa Adirondacks? Aba, hindi. Galing ito sa New York. Sa New York? Judy, bakit? Meron bang problema? Nagawa ko! Salamat po, Mr. Carter! Ma? Ano kayo nangyari sa batang yun? Judy, ano bang ginagawa mo? Maupo ka nga muna. Mr. Pendleton, tingnan niyo po ito. Monthly Young Time editorial staff. Pinadala ko po sa kanila yung kwento na sinulat ko dito. Ganun ba? Pwede ko ba itong basahin? Oo naman. Dear Miss Judy Abbott, nabasa na namin yung maiksing kwento na pinadala mo sa amin. Kaya kami sumulat ay naisip naming ilathala ito sa aming magazine. Oh! Ilathala! Ibig mo sabihin, ang kwento ni Judy ay ilalatala. Opo! Sige, ituloy mo pa ang pagbabasa. Padadalang ka namin ang edisyon ng magazine na ito kapag ito'y lumabas na. Pero sa ngayon, kalakip nito ay tseke para sa iyong ginawang kwento. Kung meron ka pang iba pang ginawa, ipadala mo na lang sa amin, kami nang bahala. Maraming salamat sa iyo. Aba Judy, tignan mo to! $50? Oh, Judy! 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 Nagawa ko! Oo. Binabati kita, Judy. Maraming salamat. Maraming salamat. Ikaw ang nagbigay sa akin ng swerte, Mr. Pendleton. Elisa, Kari, ano bang ginagawa nyo? Mag-iwang tayo. Maliban sa pagdating ni Jervie dito, si Judy ay naging isang manunulat. Mag-iwang tayo. Binabati kita, Judy. Binabati kita. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Siya nga pala, ano bang klase ng kwento ang isinulat mo? Sabihin mo nga. Kwento ito ni isang batang babae na gusto na maging malaya at gusto na rin umalis sa madilim niyang buhay. Tungkol sa pagiging mag-isa. Ang kwentong yan ay ikaw, hindi ba Judy? Mag-isa? Hindi, hindi pa ako ganun katapang. Pero gusto ko rin naman kahit papano. Anong problema? May problema ba dun sa tumutulong sa'yo? Kay Mr. John Smith? Wala naman akong problema. Lalo na kay Mr. Smith. Judy, ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin. Mr. Pendleton, gusto ko po sanang pumasok sa kolehiyo. Gusto ko po kasi mag-aral pa eh. Siguro baka maging isang magaling akong manunulat.
Kapag nakakuha ko ng scholarship at makabenta ng kwento paminsan-minsan, sa palagay ko po, kaya ko na talaga yun. Ah, maganda yung naisip mo, Judy. Sa palagay ko, sasang-ayon naman ang nangangalaga sa'yo. Sa tingin ko, hindi. Eh, bakit hindi mo muna subukang sabihin sa kanya? Kung gusto mo mag-aaral pa, sa palagay ko naman, ipapayagan kanya. Wala namang masama doon sa gagawin mo, hindi ba? Hindi. Ayos lang yun. Ayoko naman maging pabigat pa rin sa kanya. Ah? Sariling buhay ko ito. Pero hindi naman sa akin. Yun ang nararamdaman ko. Kahit na tinutulungan ka ng ibang tao, sa'yo pa rin ang buhay mo. Yan ang totoo. Hindi. Alam mo ba, inibitahan ako ni Sally na sumama sa kanilang cottage. Inibitahan din ako ni Jimmy. Ang sabi, tuturuan niya ako mamangka. Gustong-gusto ko pa naman sana pumunta doon. Pero inutos nang pumunta ako dito sa pamamagitan ng telegrama. Para sa akin, siya lang ang taong pwede ko sandalan. Akala ko, siya lang yung taong pwede kong konsultahin. Pero bakit kailangan niya akong utusan? Hindi ko maintindihan. Hindi niya sinabi sa akin ang dahilan. Hindi niya naintindihan ang nararamdaman ko. Hindi na rin naman niya kailangan malaman. Hindi ko rin naman siya maaaring suwayin sa utos niya. Gusto mo ba talaga makita si Jimmy? Oh, hindi naman sa ganun. Tama, gusto ko rin namang makasama si Jimmy ngayong bakasyon, pati na si Sally at Julia. Ordinaryong bata lang naman ako, pero nagkamali ako, naisip ko na hindi naman pala. Kaya gusto mo maging malaya para magagawa mo ng lahat ng bagay? Oo. Alam mo ba, Judy? Yung free flower ay maganda at mabango. Pero alam mo ba, ang bulaklak na ito ay meron din matatalim na tinik. At kung minsan, hindi maiiwasang ikaw ay masaktan. Yan ang pakatandaan mo. Huwag mong kalimutan. Mr. Pendleton! Ha? Ay, nako, kayong dalawa. Bakit hindi pa kayo matulog? Oh, sige na, Elisa. Magandang gabi. Cherby, bukas ay Linggo at alam mo na kung ano yon. Ano? Kung gusto mong sumamang magsimba, kailangan umalis tayo dito ng alas 10 ng umaga. Oh, sige. Kung masarapan ako sa tulog, pakigising na lang ako. Ay, Cherby, hindi ka pa rin nagbabago. Magandang gabi sa inyo. Magandang Iwan gabi. Ko na kayo. Sige po. Mr. Pendleton. Hmm? Natutuwa po ako at nandito ako. Marami pong salamat sa inyo. Opo, lalabas na ako. Judy. Mr. Pendleton? Ayos lang. Judy, narito ang tanghalian nyo. Maraming salamat, Carrie. O, paano? Tayo na. Pakiusap. Ito na ang pinakahuli, ha? Kapag nalaman to ni Mr. Semple. Carrie! Oh! Carrie! Nasaan ba si Jerby? Oh. Sige na, umalis na kayo. Sa palagay mo ba tama to? Ayos lang ito. Gusto lang naman tayong samahan ni Elisa. Yun lang naman. Wala siya dito sa kwarto niya. Oh. Elisa, tingnan mo doon sa likuran. Nako, tayo na, Judy. Hay nako, nagawa ko na naman ulit. Ano ba yan? Judy, ganito ang gawin mo. Itataas mo, tapos ihagis mo. Nakita mo na? Madali lang, hindi ba? O sige, ganito ba? Pagkatapos, ihagis. Hindi ko talaga kaya. Ang hirap-hirap nun.
para sa'yo. Maraming salamat. Wow, mukhang masarap. Ang init. Kailangan na nating umalis. Sa akin. Oo. O sige, tayo na. Ayos ka lang ba? Ano ba ito? Delikado yata tayo. Judy! 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 Ako. Buhay ka. Ayos ka lang ba? Ha, Judy? Mr. Pendleton! Natatakot talaga ako! Natatakot talaga ako! Hindi ka ba pwedeng magtagal pa dito? Elisa, wag mo nga sabihin yan. Meron pang mga plano si Jeremy. Ikaw lagi ang nag-uumpisa nito eh. Ikaw nga ito nagre-reklamo buong gabi. Hindi nga ako makatulog dahil sa mga pinagagagawa mo. Elisa, George. Tama na nga yan. Babalik na lang ako sa susunod. Asahan niyo yan. Sige. Judy. Maraming salamat sa magandang alaala dito. Mr. Pendleton? Tawagin mo na lang akong Jervis. Jervis? Maraming salamat dun sa ginawa mong pagtulong sa akin. Matutuloy ko na rin ang pagsusulat ko. Gusto ko na makita ang ginawa mo at ang mga gagawin mo pang kwento. Talaga? Alis na ako.
galing sa'yo, Mr. Pendleton! Paalam sa'yo.